isyong di maunawaan, mga usaping nais bigyang linaw, mga balita at impormasyong dapat ipalaganap sa sambayanan. Lahat bibigyan po ang lalo na kung trabaho at pangkabuhayan ang kailangan. Ikaw at ako, mag-usap tayo kasama si Monche Tlaranio. Halina't simulan ang talakayan. Mag-usap tayo. Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa programang Mag-usap Tayo. Ngayon po ay huling araw ng Sabado para po sa buwan ng Hulyo. Ay, ng Hulyo, ng Enero. Ano ba yan? Nagmamadali ako. Gusto ko kagad matapos ang 6 months ng 2023. Anyway mga kaibigan, ito po si Monche Tlaranio. January 28 po ngayon at maraming mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Marami ring nagse-celebrate ng kanilang mga anniversary. Isa na dyan ang aming kumare at kumpadre na si Ruth Orodio at gayon din si Atong Orodio. Ayan, sila yung The Orodio Couple. Happy wedding anniversary today at happy birthday kay Jenny Quario, yung ating dating kasama dito sa DWIZ. At alam ko nag-birthday din si Karen Fabilian San Victores. Ito naman ay kahapon. Mga kaibigan, kami po ay mapapanood nyo sa aming test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23 sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa mga digital TV devices at TV receivers. At mangyari lang po na scan ang inyong mga digital TV at channel boxes upang mapanood po ang Aliw 23. Mamaya-maya, inaantabayan na lang ho natin ang ating kasamang gusto niya ho may grand entrance ho yung aking partner dito sa programa. Pero habang inaantabayanan po natin ang aking gwapong partner, sasabihin ko na gwapo ha kasi syempre naman, ano bang kailangan bang sabihin kong pangit? Ano yun? Baka magalit sa akin. Makakasama po natin maya-maya ang presidente po ng First Grid Holdings at ang ating suki dito sa programa, ang isang ekonomista si Mr. Astro del Castillo. Ito'y alam ko isang isko din ito. At pag-uusapan ho natin itong katatapos lang na ipinalabas ng Philippine Statistics Authority, ating gross domestic product. At syempre, i-explain din yan sa atin ang ating kasamang si Chris Laranio. At mamaya po, meron tayong isang isko. At kaya natin masabing isko, ito po ay nagtapos sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Siya po ay isang registered board passer na electrical engineer. Ang tinutukoy ko po ay si Mr. Harjan L. Bautista. At pag-uusapan natin, bakit niya kinuha yung kursong electrical engineer? Ito ba, ano bang mga hilig niya nung siya ay bata pa? Nakita niya ba yung kanyang sarili na in the future mag-aayos ng mga kuryente? Meron ba siyang naisip na magpo-produce ng kuryente? Kaya po nasasabi natin yan kasi ang pag-uusapan ho natin ay tungkol po sa solar power. Ayan. Mamaya po yan, explain po sa atin ni Mr. Harjan Bautista. Samantala, narito muna ang ating update para po sa lagay ng panahon mula sa pag-asa si Mr. Aldzar Aurelio. Magandang gabi, Mr. Aurelio. Magandang gabi po sa ating lahat. Amihan po ang nakakapekto sa Luzon. Kaya bukod sa malamig na simoy ng hangin, inaasahan mga pag-ulan lalo na po sa silangang bahagi nito. Yung shoreline ay umaabot po sa Bicol Region at sa Eastern Visayas. Dahil dito makakaranas ng maulap na na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda ang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na pag-ulan.
Wala po tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa amihan, inaasahan po malakas ang alon sa buong halos buong baybayin dagat ng Luzon at sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kaya po, paalala po na huwag mo nang pumalakad sa mga lugar nito para sa kaligtasan. Ang ating Philippine Standard Time ay 6:10 ng gabi. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po, Salzar D. Aurelio. Sir Alzar Aurelio mula po sa PAGASA. Ang oras po natin ay alas 6 ng gabi. Pero bago po ang balita. Balitang agri, balitang negosyo, makabagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura. Tamang kaalaman. Umati ka muna. Mag-usap tayo. Yung mapapunod din po kami sa bago na pala, hindi na pala IZTV Channel, Aliw Channel 23. Aliw, yes. Na mapapunod din po kami sa inyong mga DTV. Bakit ka late? Mahirap yun, may game eh. Nakapractice ako para sa Cebol. Mapapanood niyo po kami sa inyong mga cable channels, sa Sky Cable Channel 72. Hindi pala 27 yun. Ah, sa TV Plus Baligtad. Mm. TV Plus Channel 27, sa GMA Aboard the Box Channel 32. At available rin po kami sa inyong mga digital TV devices at kung ano bang pong mga TV receivers yan. Scan nyo lang ang inyong mga channel. At mapapanood niyo po kami sa... Dapat pala nagpapa-makeup na ako, no? Ah, kaya nga ako naka-makeup ako eh. Ako lang. Magpapahiga rin daw ako sa tiheras, gano'n. Di ba? Parang tapos isang celebrity. Oo, nakahiga sa tiheras pagka nagpapa-makeup. Anyway. Samantala! Balitang agri, balitang negosyo. Makabagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura. Tamang kaalaman. Mag-usap tayo. Mga balita, naghahanda na po ang Fiscal Incentives Review Board ang paglalabas ng mga patuntunan hinggil sa suspensyon na pagbawi ng tax incentives. Gayun din ang kanselasyon ng mga activity registration para sa lahat ng registered business enterprises. Ang bubuing guidelines ay para magroon ng isang penalty sa mga non-compliant RBEs. Ang kapangyarihan ng FIRB na suspindihin o bawiin ang tax incentives ay nakasaad sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o itong CREATE Law. Matapos maaprobahan ng FIRB Technical Committee ang mga panuntunan, isasagawa rin kaagad ang public consultation. Mahigit na 6 na beses na inilago ng trade finance business ng Bank of Commerce sa nakalipas na 3 taon. Matapos palawakin ng suporta sa SMEs at malaking negosyo sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang Bancom, banking arm ng San Miguel Corporation, ay nakakuha ng Universal Banking License mula sa Banko Sentral noong 2021. Ayon kay Bancom President Michael Angelo Aguilar, malaking tulong sa pagbubukas ng ekonomiya ng bansa, mataas na domestic consumption at ang pinalakas na global demand para tumaas pa ang trade business ng bangko at makapagbigay ng solusyon sa kapwa exporters at importers mula sa client base nito. Samantala, pumalo sa 7.2% ang inilago ng gross domestic product sa huling quarter ng 2022. Kabilang sa mga naging dahilan ng pagtaas ng GDP, ang wholesale and retail trade, repair ng motor vehicles at motorcycles, financial and insurance activities, at maging sa manufacturing. Sa mga itinuturing na major economic sectors, ang industry and services ang nakapagtala ng positibong paglago sa huling bahagi ng 2022 sa 4.8%. Tumaas din ng 9.3% sa huling tatlong buwan ng 2022 ang gross national income o GIR at halos 10% sa full year ng nakalipas na taon. GNI yun. Mag-usap tayo. GNI. That, tumaas din yun. Alam mo ba? Diba? Yung 22, full year ng 2022 ay 7.6 na pinakamataas simula noong 1976 ayon sa 2018 data series ng PSA. Philippine Statistics Authority. Yan ay bahagi ng alam mo ba? Di ba? Bahagi ba yun? Baligtan yun. Dadagdagan natin.
Sige, balik mo yung ano. Kasama ba yun? Oo, hindi ko napansin. Sige. Hindi. Iba yung alam mo ba dito? Kaya nga eh, binagi mo na kasi may history ka na eh. Ah, hindi. Kasi kasama yun sa ano eh. Sa pinaliwanag ni the statistician Dennis Mapa. Kasi nga, nagbago yung data series. Every 3 years ata, nagpapalit ng data series kasi may survey ang PSA. Mm-mm. So, inire-revise ang inflation base dun sa 2018 number. So, lahat yun, babalikan mo yung data series. Mm-hmm. So, para maging comparable. Kasi minsan sasabihin, eh, hindi, mas mataas nung ano, dahil umabot tayo ng 9 ata or something. Pero iba ho yun eh, kasi i-adjust mo sa inflation. Mamaya, alamin pa natin yan. Papaliwanag mo pa dahil ikaw ang, kumbaga, ang iyong lawak ng iyong kaalaman at karanasan sa pag-cover ng business bit. Ayan. Samantala, yung ating alam mo ba? Alam mo ba? Naantay ko yung alam mo ba eh. Tapos na ba? Alam mo ba na naglalaan ng Manila Water Company ng 37.3 billion pesos para sa Three River System Water Wastewater Master Plan. Ang bang ayon sa Manila Water ay para maprotektahan ng natural waterways at upgrade ng sewerage services. Nakasaad sa master plan ang target na makapagpatayo ang Manila Water ng wastewater treatment facilities at sewer network sa Marikina River, San Juan River, Pasig River at Laguna Lake systems. Samantala, patuloy na rin ang reforestation sa activities ng Manila Water para maprotektahan ang malalaking watersheds. Alam mo ba? Para sa karagdagang impormasyon. Alam mo ba? Pasensya na mo kayo, wala sa wishes. Daming nanalo ka ba? Nang? Nanalo ka ba sa... Natalo ko eh. Kaya hindi ko makapasok. Kaya ho siya late pumasok, mga kaibigan. Napractice ako para sa C-ball qualification. Pinasundo ko pa siya kay James. Para lang maalala niya na oras na ho namin. Hindi ho siya makausap. Kaya sabog ho siya nung pumasok. Nakatakala lang si Engineer June Agubas. Naalala ko kasi isang araw naglabas ng growth ang ano, di ba? Hindi, tatanong muna natin. Mamaya, habang inaantabayan na natin. Magko-commercial break muna tayo. May commercial tayo? Oo. Ang oras po natin, 6:80 ng gabi. Mag-usap tayo kasama sila Monchet at Chris Laranjo. Okay, mga kaibigan, habang inaantabayan po natin si Mr. Astro Del Castillo. Happy 16th anniversary. Kino? Kay Ate Winnie at saka kay Kuya Lando. Ayan, happy presidente anniversary. Presidente na ba si Astro? Diba, siya naman ang president. Akala ko managing director. Managing director. Anyway, tanong na rin natin kung nag-ano na siya. Anong gaano kahalaga na mayroong nilalabas ang PSA ng gross domestic product? Eh kasi para malaman mo, para malaman ng lahat. Para malaman nga natin na kung ano nga yung progress ng economy, kung may economic activity nga ba. Kasi kinukumpara mo, kaya year on year yon, tinitingnan mo kung kumpara sa isang taon, lumago ba ang ekonomiya. Pag lumago yan, ibig sabihin nadagdagan ng trabaho, tumaas ang pamumuhunan, minsan tumataas yung exports, minsan may mga pumapasok na investments, kaya lumalago yon. This year ata services na naman ang mataas. Normally services na naman. Pero pag tiningnan mo pa yung iba katulad nung consumer consumption spending. Mm. Ibig sabihin yun yung mga private consumers yun. May tinatawag tayo ngayon na revenge spending kasi yung mga hindi nakagastos nung ano, mga naitago, ginagastos nila, nagta-travel, nagpupunta sa mga malls. Ngayon, taandyan na naman sa linya natin yung pinakamagandang lalaking kilala ko sa balat ng PSA. Matinutukoy po namin, mga kaibigan, si Mr. Astro Del Castillo ng First Grade Holdings. Good evening, Astro! Happy New Year! Okay, Chris. Magandang gabi. Happy New Year sa inyong pareho. Astro, pinapromote kita dito. Presidente ka na daw. Managing director ka pa rin ba? Presidente o managing director? Yes. Presidente talaga. Pero ginagamit ko managing director para medyo low profile.
Hello, bro. Talaga? Gusto niyo dalawa kasing posisyon na ni manager na, director pa. Anyway, hindi pinag-uusapan nga namin, Astro, itong katatapos na ipinalabas ng datos ng PSA. Ano ba ang pulso ng mga negosyante at ng business sector dito sa ating bansa? Itong katatapos lang na pinalabas ng PSA. Yung data set na ipinalabas. Oo. Well, yung lumabas, no, na in-announce sa PSA, around 7.2% no, ang growth niya for the fourth quarter, no, ng ating ekonomiya. Overall, it's 7.6%. So, it was above the expectations sa naming mga analysts, mga ekonomista. Around 6.8 yata yung median, eh, no? So, it was way above the expectation. And also, itong growth na to, ito ay isa sa best performance, no, since the late 70s, if I'm not mistaken, around 1976. So, maganda, no? Yun nga lang. Hindi ito ay, ang translation na to ay hindi lahat ay umaasenso, no? Mm-hmm. Hindi kumuta mataas ang growth mo, masaya lahat, no? Or in sabihin, kumikita lahat. Ibig sabihin na to, lumalaki lang yung opportunidad. Mayroon pang ibang basihan dyan para ma-gauge talaga kung ano yung sino yung mga naghihirap pa na ating mga kababayan. Mm-hmm. Pero ang ano, ito ba'y hudyat na mayroon pang mga improvements na dapat gawin yung ating pamahalaan? Yes, oo. Monchet, no? Yan, alam na rin Chris yan. Isang basihan to. Importante nung datos na to. It will help yung mga decision makers, mga economic managers, mm-hmm. no? Lalo na ang presidente, to really set the direction of the economy, no? Lalo na yan, obviously, laging laggard ang agriculture, forestry, mm-hmm. pati yung fisheries. No? Negative na naman. So, ano ba dapat talaga ang kailangan gawin? May pagkukulang talaga. Hindi lang pagkukulang, may malaking pagkukulang. Dahil laging nag-negative. No? While the other industries are performing well nga, pero at the end of the day, food security is very important to everyone. No? So, pwede pang mahila yon. Pwede pa. Basta mabigyan ng tamang polisiya, programa, isang seryoso at maayos na action plan, makakatulong yan at posibleng umangat pa ang ating pag-unlad. No? O kasi pag tinignan mo talaga yung, ano, yung data services, ang lakas. Mm-mm. Yung GNI mo, which includes yung mga kinikita ng mga BPOs at saka yung mga OFWs natin, tsaka yung mga inward investments, ang laki din, record high din yun since nag-collecta na ng data. Pero pag tinignan mo, industry okay din kasi mataas pa rin ang construction. Ibig sabihin may government spending, ang private spending mataas, ang government spending mataas. Pero yun nga, sinasabi nga ni Astro, may nakakalimutan tayong sector na pag tinignan mo, malaki ang nakikinabang. Mm-hmm. At minsan ironic dahil unang-una fisheries and forestry sector, ibig sabihin mo, pati agriculture, ang dami natin nun, ang dami nating lupa, ang dami nating dagat. Sa tingin nyo, Astro, dyan sa business sector, kailangan na talaga mag-appoint ng isang permanent na agriculture secretary ang presidente. Isa, pananaw ng business sector. Yes, oo. Actually, halos lahat yata nagsasabi na, no? Para kailangan natin ng cabinet secretary na talaga na tumutok para dito, no? Ito ay laging laggard na sektor, eh, no? Nakakalungkot nga, nabanggit nga ni Chris kanina, yung BPOs mo, OFWs mo, or sabihin natin yung mga na-export nating mga services. Kababayan natin ay ang lakas-lakas, ang tumataas mm-hmm. pa, no? Mm-hmm. Pero tumataas din ang importation mo ng mga pagkain, and yet we're an agricultural country, no? Which is nakakatawa. Something is really wrong. So thus the need for a person to really head the department, no? Hindi naman natin ninamilate si presidente. Mm-hmm. Ang sinasabi lang natin, mas maganda talaga mayroon nakatutok na tao. Lalo na may madami na mga mga qualified, no? Mm-hmm. Ano ba talaga ang nakakapag delay ng decision ng presidente para mag-appoint, no?
sana naman hindi yung i-appoint na eh, yung mga hindi nagwagi sa election. No? siguro mas ang importante ay yung competency talaga. And ang dami naman yan, no? From UP Los Baños, from the other agricultural state universities. Nakwento ko na sa inyo, Monchet Chris, no? halos lahat ng mga advisors ng mga presidente sa Asia ay Filipinos. Look at their agriculture now. Mm-hmm. Alam mo, ang isang pinaka-concern ko natin is sa national security, hindi naman yung West Philippine Sea. Eh. No concern yan. Ha? Mas malaking concern ang food security. Mm-hmm. Pagkain yan eh. Diba? Pag tumaas yan, runaway inflation yan, hindi na ayos yan. Posibleng source ng destabilization na naman yan. Oh, kasi so, hindi lang pagkain naman. Yan eh. Hindi lang naman yun, di ba? Nakita na natin yan noong 1995. Yung nag-double digit yung inflation noong panahon ni Ramos. Rice correct. Pa lang yun. Oh. Iisipin mo kung magkaroon na naman tayo ng problema sa pagpaproduce ng bigas. Eh, mabuti sana kung napakaraming supply na yan na ini-import overseas, di ba? Sabi nga dun sa lumang data, nga sa pinuproduce mong bigas sa buong mundo, mga less than 10% yan, mga 7% lang ang pwede mong i-import. Eh, mas malalaki pa yung mga gustong mag-import niyan na rice consumer katulad ng China. Eh, pagka nagtaas ng presyo, sinong bebentahan? Tayo ba o ang ano? Ang China. Pero meron ba kayong mga napipisil at least na pwedeng na yung syempre pahaging na eto maaasahan to magagampanan niya yung ano, meron ba kayong mga few names na pwedeng iparating sa Malacañang? I'm sure meron silang listahan na ayaw na natin na isa dyan si ano, former Undersecretary Leo Sebastian, very qualified. Unfortunately naging biktima siya ng so-called politika. Mm-hmm. No, sayang sabi nga sa iyo, mahaba ang listahan galing sa UP Los Baños and other agricultural state universities. No? Ang dami nating scientists. Ang naglalakikinabang ay yung ibang bansa. No? Dapat talaga itigil na pag-politicize sa agricultural sector. Naalala ko, nanawagan na tayo noon na dapat magkaroon ng agro-industrial revolution. Bigyan ng tamang batas at powers ang ating presidente at ang kanyang kabinete para talagang i-overhaul ang agriculture. Hindi pa rin napapasa yung land use plan. Controversial pa rin. Mas madami ang bahay kaysa sa bigas. Mm-hmm. Mas madami ang ginagawang building kaysa sa onions and garlic. No? Hindi mo nga alam ang datos, no? Ng agricultural produce mo, yung tinanim at yung anihin mo. Unlike other countries, meron na silang maayos na database. No? Tayo ngayon, naghuhulaan pa, nagtuturuan pa, kasalanan ng traders, kasalanan ng farmers, kasalanan ng importers. No? So, ang gulo-gulo. Kailangan talaga seryoso to. Otherwise, ilayo ng Diyos, pag nagkaroon naman ng another conflict sa isang region, maapektuhan na naman yan. Tandaan natin, nag-open na ang China. Mas madami na silang pangangailangan, hindi lang pagkain, pati enerhiya, no? Kaya tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis mo sa world market ngayon, no? Mm-hmm. Iba pa 'yun sa konsumo ni Chris Laraño. Tandaan pa 'yon. Tinigil ko na nga ang pagpapatakbo ng mga FJ at saka ano eh, dahil sobrang lakas ng konsumo ng gasolina ng mga anyway, so Astro, punta naman tayo dito sa mga, I'm sure yung ating mga gubayan, dahil natapos ang December, yung iba naman mga may natira pang mga budget nila. Hindi pa tapos sa revenge spending nila. Oo, may mga natatabi pa, yung iba nakapagliwaliw na, may mga naitabi pa sila. Sa tingin mo, ito yung panahon na pwede naman sila mag-invest sa stocks. Yes, one shot, Chris. So, tingin natin, andyan pa rin yung opportunity na yan. Nung crisis nga, nung 2 years ago, tinatawanan kami, kami mga analysts, mga businessmen na buy sa financial markets na wag muna mag-invest. Pero tingnan mo, no?
saan ang galing ang index ngayon? Nasa 7,000 na. Naghintay lang sila, nag-save lang ng maayos. Kaya nga, pinopromote talaga namin is literacy. Bago sila mag-invest, huwag sila maglagay, magbitaw ng pera sa hindi nila naiintindihan kung saan pupunta yung pera. Sa stock market man yan, sa maliit na business, pagbili ng telepono kasi investment rin yun, pag-allocate ang pera para sa tuition fee, no? Kailangan marunong sila magplano. Pag nagplano sila, kailangan na ma-budget pa nila yung basic needs. No? Ano ba yun? Pagkain, transportasyon, shelter, no? Yung health. No? Ngayon, parang nagiging new norm na rin. Kailangan meron kang digital or communication expense. No? Kasi minsan online pa rin mga transaction, online na yung mga transactions. No? So kailangan talaga i-upgrade rin nila yung skills. No? Pag nagplano sila, sana mag-aral rin sila no sa ng financial planning no? Ng budgeting. Libre na yan sa mga websites eh. Yung mga investments na pwede mo i-access libre punta ka sa Philippine Stock Exchange, meron ng website para maturuan kayo. Tawag dito ang isang ang iniisip ko nga kung wala pa sana mas mapasama dun sa STEM ng mga grade 11 and 12 yung ganyang ano yung kanilang ano direction nila na pwedeng financial ano or something parang sa curriculum. Oo, hindi ko alam kung kasama siya dun sa ano eh dun sa track na pwedeng puntahan or ang problema din baka wala namang qualified teachers para magturo ng ganyan, di ba? Yes, tama yun. No? Kaya nga kami sa Capital Market Institute of the Philippines, yun ang advocacy namin. Tinuturuan namin, in-equip lalo namin yung mga teachers no? Sa finance and economics. So usually talaga we hold seminars sa mga teachers. Actually, ang alam ko meron ng directive doon sa panahon ni GMA na maging part rin ng curriculum talaga ng high school no yung financial literacy hindi ko alam ko anong update basic pero may ano ba yun? Meron na kayong coordination sa Department of Education kasi hanggang high school eh. Astro yung samahan honestly medyo simula no nag-pandemic hindi na kami nakapag-coordinate pero before meron naman So dapat siguro yung time na ano balikan mo na mag-uumpisa na ulit ang bagong yes, school tama, year. Tama. Malapit na eh. Malapit tama, na mag-graduate yung iba. Oo. Pero sana, kahit wala pa yon or andyan man yon, no, sana yung ating magkababayan ay marunong rin mag-allocate ng tama ng kanilang oras para sa productivity nila. No? Dinidiscourage sila natin sila na masyado nakafocus sa social media. No? Yeah, hindi. Which is... Ang iniisip ko nga, baka naman pwedeng mag-produce kayo ng mga yung social media friendly na mga ganyang ano, modules na pwedeng pag-aralan ng mga bata. Kasi kaysa sa kung ano-ano pinapanood, di ba? Kaysa sa magsasayo ako ng ting-ting-ting, tang-tang-tang. Tama. Actually, madami na nga ang solution dyan. Pero I think, isa yun sa direksyon ng DepEd, no? And also ng DepEd in particular. Tapos ang BSP, meron na rin silang unit na naka-focus rin talaga sa financial literacy. Pero yung market kasi, ang problema, di ba? Baka yung level ng pagtuturo nandun sa isang level na nang hindi magka-match. Yung matching sa market ng ano mo na dapat mas bata, mas madaling maintindihan, easily digestible yung mga information para mag-grasp kagad yung concepts. Astro, pag ganyan, itinuloy mo, sabihan mo lang kami para at least makatulong kami sa information dissemination para yung ating mga estudyante, hindi lang, kumbaga mas lalawak pa yung kanilang pwedeng malaman, yung interest nila, di ba? Papa-feature ko rin yan kay Jun Balyacera dun sa kanyang bagong website, news website na context.ph. Yan, pwede, meron pala si Jun, ha? So at least hindi mo ba nakikita? At least, di ba, makatulong tayo. Tsaka syempre,
Sa tingin mo ba, ipasok ko lang, yung bang mga utilities ngayon sa stock market, maganda rin ba daw siyang ano, bilhan? Yes, oo. Ano yan eh? Isa yun sa basic need natin. Eh, wala naman kami nakikitang delikado na kumpanya dyan. No? Lahat attractive. No? And lalo na maayos yung ating DOE secretary and also isa yan sa priorities ng gobyerno, no? Energy sector. Pero ako Astro, magsasuggest. Doon kayo pumunta sa mga power generation na renewables. Para lahat tayo eh ano. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, baka sabihin nagpo-promote ako ng stock pag hindi kumita, mapagalitan pa ako. Pero meron no, mga 'di ba may mga ano pa, may mga rate pa yang mga ano, mga hindi lang tama, sa tama. Property, may rate sa energy. 'Yun yung rate, 'yun yung ano, yun Astro. Investment trust ba 'yun or whatever. Nalimutan ko na yung aking ano. Anyway, pero 'yun, lahat ng dividendo ibinibigay sa inyo para lang kayo nagse-save sa bangko. Ayun. Diretso kita. So anyway, Astro, maraming salamat at sa iyong muling na-share na information. Ay pagka itinuloy mo 'yun, sabihan mo lang kami ha. Naka-support kami sa iyo. Hanap ako ng mga channels para mai-promote din yung ano mo. Tama. Maraming salamat. Actually, kaka-reorganize ka lang namin ulit sa CNIT. So, it will be a good project. Ayun. So, maraming salamat, Ponchet. Chris, maraming salamat. Happy New Year and... Happy weekend. Advance happy Valentine. Wow, ikaw meron ba? Sana naman magka-Valentine ka sana na, naman. Babe. Sana yung ninantulungan niyo ako. Sabi ho nung dapat nakakaupo na kami sa, nakakahigop na kami ng mainit na sabaw at nakakaupo sa mahabang dulang. Okay, Astro, maraming salamat. Eh, kukulitin ka na naman itong si Chris. Thank you. Happy weekend. Happy weekend. Mabuhay. Yan po mga kaibigan, si Mr. Astro Del Castillo, ang Managing Director po ng First Grid Holdings. Samantalang oras natin. Paano kung makikita yun? Ngayon, 6:38 ng gabi. Mag-usap tayo kasama si Ramonchet at Chris Laranjo. Magandang gabi po muli mga kaibigan. Welcome po sa programang Mag-usap Tayo at magkausap na po natin. Yung ano... Ang ating isa sa mga panauhin pa at ano yan eh? Ito isko din to. Diba isko. Si Astro isko yun isko. Eh? And then ito isa ring isko. Isko ng pareho bayan. Po silang ano, galing ng Los Baños. UP Los Baños. Eh kaya nga itong batang to na ano yan eh? Malapit sa kalikasan dahil bundok ng makiling yun. Ipalagay ko, ano, kaiisip niya ng mga pag-aaral niya doon, eh, na palapit sa nature. Oo nga. Eh, kaya, kasi pa naman ang paligid mo, puro puno, di ba? Puro bundok. Bulo bundok eh. Mga kaibigan, makakausap na po natin si Mr. Harjan Bautista, isa pong... Licensed Electrical Engineer. Yes, mula po sa UP Los Baños. Magandang gabi, Harjan. Asan Zumba? Ayun, hi! Wow, saan ako malapit? Layo na konti. Layo na konti. Yan! Ayun. May sound ba? May sound? Parang walang sound. Ang gabi po. Sorry, please, Ma'am Monche. Hindi, naka-ano. May pinakikinggan siya. Umi-echo yung ano mo. Umi-echo yung... Ayan. Ayan, malayo yung ano eh. Malayo, sige, good evening, Harjan. Good evening po. Ayun. Mababa nga yung ano. Medyo mababa yung ano niya. Lakasan mo na lang dito. Ayan. Anyway, Harjan, welcome dito sa aming programa Mag-usap Tayo. Alam mo, itong aming programa, nag-feature kami ng mga special people. Yung mga special children. Hindi, special people nga. Yung may kakayahan na alam nating na mayroong mga nagagawa, may mga advocacy. O nga, kanina nga, di ba pinag-uusapan namin, magandang investments nga ngayon, lalo na sa stock market. Mm-hmm. Yung mga halos lahat ng mga power generation company, nagsiship na sila sa renewables. Renewable ho includes wind, tawag dito, solar. Hydro, ano pa ba yung mga hindi kinukuhang mga langis or something, or coal, wind, ano pa bang nga. Ngayon, solar. Solar, para humatulong sa kalikasan, mabawasan ng global warming. Yes, yung epekto ng at climate change. At saka pollution. So, Harjan, ikaw, ano,
Ikaw ay licensed electrical engineer at nagtapos ka sa UP Los Baños. Ikaw ba nung bata, hilig mo talaga yung may kaugnayan sa mga electric, mga cord, yung mga kuryente na ganyan. Hilig mong oriente. Hilig mong oriente. Ano po eh, actually po, simula po nung bata, kasi curious po talaga ako sa mga bagay-bagay eh. So, kaya pinursu ko rin talaga yung engineering na field. So, electrical engineering po yung napasok ko since while growing up na, kumbaga nakikita ko rin po yung importansya ng electricity sa pang-araw-araw natin na buhay. Mm-mm. And yung reliance po natin sa electricity talaga. So, I chose electrical engineering po with the hopes of helping the industry and yun po, sana makatulong din sa pag-provide ng cleaner source of electricity for everyone po na pero mga kababayan natin. Pero kahit na nagtapos siyang si Harjan ng electrical engineering, ang unang trabaho niya hindi nakalinya doon, kung di mga manok ang hinahalagaan niya, di ba Harjan? Yes po, naging ano po, pagka bali konting background na lang din po sa akin. Pagka-graduate ko po ng pagka-board exam, so pumasok po ako sa ano, kumpanya po ng production ng manok. So sa contract growing po tayo napunta. And yun po yung una ko po talagang trabaho as technical person doon for electrical system ng mga poultry farms po. At meron pa yan. Tutuloy ko na. Pwera pa doon, nag-aral pa yung maging ano real estate broker ka pa, no? Opo, kakatapos ko lang po actually nung aral and pa-board exam pa lang din po ngayon this year po. Nako, good luck sa. And then tapos yun nga, pero yun nga ang sinasabi ko, pag ang pag-ibig mo ay nandun, doon ka talaga ibabalik, hihilahit at hihilahin ka pabalik. Parang magnet yun eh, hindi ka makakalayo. Pero ano, itong, kasi ngayon ang nalilinya mo, paano naisip yung sa solar? Solar power. Ayun po. Sa ano po kasi, sa during din po with my stay sa ano po, sa poultry company, ayun po, syempre alam naman po natin yung importansya ng electricity sa pagmamanok. Mm-mm. So, mawalan lang kayo ng kuryente for a few minutes, malaking possibility po na magkaroon ng mga mortalities or ano po. So, sobrang importante talaga nung uninterrupted na power source sa poultry. So, yan po. Siyempre, habang nag-work, nag-iisip din po tayo ng way para matulungan yung mga growers natin na kung paano makakatipid sa konsumo nila sa kuryente. And while ang ano po natin is makatipid, siyempre, ang ano rin po talaga nun is yung cleaner source ng energy. Since kung hindi po magre-renewable, doon po tayo sa cooperative and mga diesel generators, which is gumagamit po ng mga fossil fuels na medyo relatively dirty energy na po compared sa renewable. Masama kasi ang epekto sa pag gumamit ka kasi ng mga fossil fuel, oil, coal, at lahat ng mga nanggaling sa ilalim ng lupa, nag-emit ng carbon dioxide, monoxide pa ata, tsaka iba pang mga harmful diba, sa pollution na nakakasira sa kalikasan at tsaka sa buhay na rin siguro ng tao, diba Harjan? Yes po. Kaya kaya po na isip ko rin po talaga na mag-focus na doon since para ayun po makabawas din po sa carbon footprint and makatulong po sa pag-mitigate po ng effects ng global warming sa atin. At tsaka anong tawag dito? Kasi ang problema kasi sa marami kasing sources na talaga ng renewable water, hydro. Pero paano ka naman mag-build ng dam, di ba? Hahanap ka pa ng ilog para run off river. Pwede ka rin mag-wind. Kaso may mga requirement na kailangan medyo consistent at saka ang lakas ng hangin sa isang lugar. Eh. Parang sa Rizal. Or sa Ilocos. Sa Ilocos. May a certain speed. Pero ang solar, basta maganda ng konti, ano bang may level ng irradiance yung di ba? Yung sikat ng araw for a certain period, yun ang kailangan mo, di ba?
Yes po. Since ano po, since nasa tropical country po tayo. Mm-mm. Medyo yung ano natin ng sunlight eh abundant po kasi sa atin eh. So yun po malaking ano po talaga malaking bagay po sa atin na mag-focus doon. And sa solar panels naman po kasi hindi po na kailangan yung sobrang init eh. Kahit basta may liwanag lang. And minsan nga po kahit makulimlim, may harvest pa rin po. Lalo po sa technology ng mga panels po na lumalabas ngayon. Basta may liwanag. Opo, relatively. Actually, meron pong ano eh. Meron pong parang study na ginawa from parang 2010 to 2020 yung price per ano po, per watts ng mga panels. Malaki na po yung inano binaba. Kasi marami nang available eh, 'di ba? Marami nang nagpo-produce. Yeah, ito yung pinapakita natin sa ano, sa video. Na siya, nasa mga photos. Ikaw itong nakatayo, ano? Nasa bubong. Yes, drone shot. Yes, ano 'yan? Yung isang anim na panel siya ni, eh. Kada isang ano. So yung karami? Isang panel, gaano siya ka ano? Ang napoproduce na energy na. Tsaka ilang kasi 'yan nasa ibabaw ng bubong, 'di ba? Kailangan ba talaga nasa ibabaw siya ng bubong o meron siyang pwedeng paglagyan na ibang lugar na nakakaano ng araw? Basta may araw. Apo. Ano naman po, dito po kasi, dyan po, yung location po kasi niyan sa Metro Manila. So, ang pinaka-area lang po talaga na pwedeng paglagyan sa lugar na yan is yung sa bubong. Mm-hmm. So, pwede naman po siya sa, ano, sa baba, may lang siya nakatilt lang siya sa angle na optimal dun sa path ng araw. Pero mas maganda po kasi yung ganyan kasi at least mas nakakasave po ng space sa ano. So dyan, yan po kasi parang 600 watts po per panel yan eh. Yung nasa picture po na yan. 600 so, watts. Yun yung anim na panel na yon or isang... Yung isa po, yung isa lang po, yung pong hawak nung... So gano'n siya okay. Ka ano, gano'n patagal? 600 watts. Dire-diretso habang may araw. Oh, hindi, yung pag-consume nun, ilang gano'ng karami ang kailangan? I mean, nakukonsumo niya. Kung halimbawa sa isang bahay o sa isang isang tindahan. Ano po eh, yung sa sizing naman po ng setup kada bahay, nakadepende po sa ano, pinaka-consumption po ng bahay. So, pinaka-basic po na rule of thumb is kung kunyari po, 5,000 po yung target natin na matipid. So, kunyari, estimated po natin, 5,000 po yung nagagastos natin sa kuryente per during daytime sa bill natin. So, 5 kilowatts din po. Lang po yun? Kumbaga, yun po yung initial na rule of thumb. Pero, syempre, depende pa rin po siya sa kung meron tayong mga motor load na malakas kumatak ng kuryente or ayun po. Yun po ang pinaka-basis po natin Saka, sa design. Yung misconception minsan dyan, akala lahat ng tao, kailangan mo ng baterya. Mm-mm. Hindi lahat, di ba, Hajan? Unless ang kailangan mo ay overnight na dire-diretso. Yes po, sir. So, yun po, isa po sa pinaka-ano kasi, na kailangan from panel, yun po yung common eh, before eh, from harvest na panel, i-charge yung battery, then from battery, inverter to bahay. Yun po yung common dati. So ngayon po kasi meron na tayong mga grid tie or on-grid na ano na setup which is ang ano po niya from panel diretso na po siya yung yung inverter diretso na po sa load ng bahay. Wala na pong battery yun. Diretso na po niya i-feed dun sa consumption natin yung ano yung harvest ng electricity. Arjun, paano kung halimbawa may bagyo o malakas ang ulan, hindi ba maapektuhan yun? Since walang araw yun, di ba? Makakapag ano ba yun? Makakaipon ba yun ng power ng supply o pag may ano po, pag may ulan o kaya medyo hindi ganoon kaganda yung sunlight, may harvest pa rin po siya pero kumbaga konting percent na lang po nung panels. So, kung kunyari kung 600 watts, pwede pong siguro mga 20% na lang siya kung talagang madilim po talaga. Pero makakapagpailaw ka pa rin ng mga bumbilya sa bahay siguro. Wala sigurong aircon, wala sigurong ano. Yun,
po. Yun po talaga, kung ano po, kung talagang makulimlim na, ay ang kagandahan din po kasi sa mga setup ngayon, lalo sa mga on-grid, yung grid type po na ano, kumbaga, tulungan po siya, tulungan yung solar natin and yung cooperative. So, kung ano po yung hindi na, kung ano yung kulang dun sa konsumo natin, sa harvest ni solar, ipoprovide po ni grid yun. So, makakatipid pa rin po tayo. So, kung ang... Na, kung ang pangangailangan mo eh mas marami sa araw kaysa sa gabi, mas maganda na siguro yung gamitin mo yung sinasabing mo na walang batteries, no? Kasi mahal din yung battery. Mahal yung battery. Opo. Yun po talaga, kung majority naman ng gamit is during the day, and kanyari po mga businesses na 8 to 5 po yung operation, okay po yung ano yung grid tie na setup. Ang ano lang po talaga niya is kunyari walang kuryente, like wala talagang supply from cooperative, wala rin pong supply si ano. Hindi rin po tayo makakapag-harvest sa solar. So yung magkano ba ang typical ko sa limbawa sa isang maliit na bahay na 'di ba ang example lagi ng sa Meralco niyan pagka nag-aano sila is yung 200 kilowatt hours. Anong comparative nun mga sa solar panels? Sa solar panels tapos mga magbigyan mo na kami ng idea kung magkano'ng gagastusin nung gustong magpalagay and gaano katagal yung payback period. Kung mga ano po, mga siguro po 200 to 300. So ano po yan eh. Usually 2,000 to 3,000 na bill. Mga ganun po yan eh. Mga ganun pong rates na. 2,000 to 2,500. Sa 10.9 po na rate ngayon. Ano po, siguro mga 2 to 3 kilowatts na setup. Okay na po yun for them. Then price range po siguro around 150 to 200 po. Depende po sa cost po na yan. Mas siguro mga ganun po. Mas mataas pa yun pagka may battery ka na gusto mong 24 hours yun ang gagamitin mo. Yes po. Kasi pagka po yung may battery tayo, syempre at ibang inverter din po yung gagamitin natin. And bukod pa po dun sa additional cost ng batteries na ikakabit natin. So pag sa grid type po, siguro mga 5 years or depende po sa gamit. Kung mamamaximize natin yung gamit, minsan less than 5 years po ROI na for grid tie option po natin. So kung bigla ka mag-isip na may negosyo kang gagawin dun sa ano, pwede at na gagamit ng kuryente na mas marami, lalakayan mo lang ng konti, mas mabilis mga may babalik sa'yo dahil mas malaki ang magiging konsumo. At tapos makakatipid ka. So sa mga ano, ano yung pwede mong ano, i-advise? Lalo na yung mga nag-iisip na kumbaga medyo mataas ang bayad sa kuryente, na lalo na yung mga nasa probinsya ngayon na lugar na wala talaga na walang supply, wala pa silang supply ng kuryente. Ano yung pwede mong i-advise sa kanila, Harjan? Ayun po, kung sa mga ano po, probinsya talaga mahirap po talaga yung supply ng electricity, ang option na po talaga for them sa renewable is off-grid po. Off-grid setup po talaga. Which is yun po yung nabanggit natin kanina na may mga batteries talaga. Mga batteries na yun. Opo. Medyo pricey siya, pero ang ano naman po nun is ano ka na, kumbaga self-sustaining ka na. Opo, lahat na ng ano, lahat na ng consumo mo, kaya mo na siyang i-produce. So, hindi ka na mag-rely po sa cooperative. Ayun. So sa mga, saan ka pwedeng tawagan, Harjan, sa mga gustong magpatulong sa iyo? Magpatulong, kumonsulta, syempre mas maganda na yung magtatanong ka dun sa nakakaintindi, di ba? Lalo na yung gusto mo magpalagay ng solar panel, nag-iisip ka saan pwedeng ano. Tsaka makit sa bubong to. Tsaka ako. Mag-ingat ka sa pag-akit mo sa bubong ha. So ano yung, saan akyat ka pwedeng... Akyat bubong to ha, hindi akyat bahay. Saan ka pwedeng, you know, ma-contact? Meron ka ba at least website, o at least Facebook, page, o Twitter account, TikTok, sa ano po? Instagram? Go ahead, Harjan. Pwede naman po sa social media natin,
sa Facebook ko, pwede naman po sa personal, Harjan Bautista, or pwede rin po sa page natin sa future, ano po, future energy po sa Facebook. Ay, yung page natin. Tinignan ko yun kanina, may ibang lumalabas ata, parang Future Energy Solutions, Solar Solutions. Ayan po. Nakita ko yes tama. Yes po, Solar, Future Energy Solar Power Solutions po, yung ano natin. Yung Facebook. Kasi yung isa kasi nung chinik ko yung Future Energy, may ibang lumalabas eh. Yung, gusto mo ba yes, ibigay yung, yes, yung contact number? Baka may mag-inload eh. Baka may magpadala na. Huwag lang ako kayo manghihingi ng load, magagalit hindi po. Hindi yun, baka may magpadala pa ng mga ano invitation na nanalo ka ng ano. Hindi, yung mga gusto, ano, mabilisan na. Yan yung number po, yung pwede. Sige po, ang number ko po, 0917-868-3739. Yan po yung personal line ko. If ever may mga inquiries po or questions, message lang po ako sa number na yan. Ayun. Mm. So anyway, Harjan, maraming salamat sa oras at good luck din sa nalalapit mong board exam. At sa iyong yung pag-akit-akit mo ha, para sa pagkakabit ng mga solar panel. Mag-ingat ka. Nakakatakot. Tinitingnan namin yung mga photos kanina at saka video. Mataas yun. Ha? Kung ako'y lula na ako, malulula na ako. Hindi, mayroon kasing matataas talaga kasi may mga project pa ata na gymnasium. Actually, pagka sa mga probinsya, yung mga municipal hall ata, mga yun ang dinalagay na solar. Pwede fan na kasi. Kasi yes, sa umaga lang naman sila nagtatrabaho eh. Oo nga. Daytime lang eh. Mm-hmm. Kesa sa ano. So anyway, Harjan, maraming salamat ah. Maraming salamat po. Ay, may gusto kang batiin. Baka may gusto kang i-greet. Kang batiin. Ano po, sa family ko po and kila sa mom ko nanonood po eh. Mom, hi ma. Mami mo, anong pangalan ng mami? Ano po, si Josefina Bautista po. Palabasin mo na yung yung nagdidictate number one sa fan dyan ko. Yung nagdidictate dyan sa likod mo, pakitain mo na rin sa screen. Ano po, si Jillian, sila Tita Jong, Tita Rose, tsaka sila Jansen po. Ayun po, tsaka sa lahat po ng mga kasama natin. Sa yung mga tigba sa Gulero, tsaka Pintakasi, kumusta na rin sa inyo. Mga nanonood ata. Arjun, maraming salamat sa oras. At maraming salamat po. Nanonood din ata. Good luck. Thank you kay Jillian. Siya yung nag-assist sa atin para makuha natin yung mga kailangan nating details. So maraming salamat, Harjan. Yan po mga kaibigan, si Harjan Bautista. Siya po ng Future Energy Solar Power Solution Corporation. So, yun, mga kaibigan, wala na po kaming oras. At muli binabati natin si Mr. Jack Jordan, si Mr. Jong Daed, si Tata Nick Crisostomo. Mga nanonood dyan. At ang si Kuya Obet dyan sa Cavite, sa Bacoor. Obet Junio. Tama, di ba? Si Kuya Obet Junio. Kahit na Enero pa lang, Junio na siya. Laging nakikinig daw siya sa atin. Sila Tita Mirna sa London, di ba? Sila Tita Bising. Tita Bising. Si ano pala, si Resti Legaria, si Lloyd Maliwanaga, si Obet, Si Mang Frank. Oh, 'di ba? Baka si Doc Villarreal. Si Mr. Edward. Tsaka si Boss Edward C. Ayan. Mga kaibigan, nako wala na po kaming oras. Tsaka si Edward pala, Elmer Chuba. Sorry. Ayun. Sa ngalan po na aming nakasama, katuwang po dito sa para maipahatid po namin ang aming programa. Sa ngalan po ni Technical Engineer June Aguba, ang ating writer na si Jen Patrolia, ang ating SOCMED na si Angelo Bainio, ang ating communication assistants na si Jessa Barameda at si James De Jesus. So mga kaibigan, magbabalik po kami sa susunod na Sabado. Yan po ay February 4. Ito po si Monchet Laranyo. Ito po si Chris Laranyo. Hanggang sa susunod na Sabado para mag-usap tayo. Maraming salamat po. Ingat po. Happy weekend. Nakaway ako. Nasa TV. Bye! Mag-usap tayo. Kasama sila Monchet at Chris Laranyo.